Charot! I want to share with you all the steps that I did. Pahilot ako. Pa-acupuncture ako. For the detox! Supplement! Kulang pa? Yeah! I will introduce you to someone who didn't take any of these, pero nabuntis siya not once, but twice. So, I would like to introduce you to my Nanay Badidap! The original OG, the 38 double D, Nay! Mga Badidap, guess what? I'm with Mother Superior, Mother of Pearls, Mother Lily, the original Mother Badidap, Rosabel Jordan Barcelo. Ikaw talaga ang 38 double D. 38 double D. Ang laki-laki! Tuwing Pasko, bibilan ko siya ng bra kasi every year, somehow, napupunit yung bra niya or nasisira. Ay, hindi ko alam po, saan ba nagsusuot yung suso mo? Sa mga susunod. At laging nasisira yung bra mo. Ikaw mihila. Yak, kadiri! Every time, laging nasisira yung bra niya. So every year, pupunta ako sa kung saan man yung may size niya. Which is bihira. Bingo, miss. Ako lang mag-isa. Miss, meron po ba kayong 38 double D nito? Sabi niya, sa'yo, ma'am. Obviously, hindi sa'kin. Pasko, di ba? Sabi nga nung tatay ko, mula nung makita ko nanay mo, tsaka yung first na. Ha? First night. First night agad? Sabi ko lang yung first time yung nagkita. Anong first night? So, the first story of menopausal or the first generation of menopausal baby was nanay. Si nanay yung unang menopausal baby sa lola ko kasi siya yung ninth child. Pinakabunso and 52 na si Lola nung nanganak sa'yo. So, dun mo makikita na wala siyang ginawa na kakaiba. Wala. Basta na kasi alam niya, wala na siya, hindi na kakaroon ng period eh. Tapos, lumabas nga ako. Case study number one. At 52, pwede pa pala mabuntis kahit wala kang period. Can be miracles when you believe. Ikaw, Nay, speaking of walang period, ilang beses ka sa buong buhay mo, ilang beses ka nagkaroon ng period or regla menstruation? Dahil 12 years old ako noon, nang matuklasan ng doktor na meron ako cancer at saka leukemia. Himala ng ating creator. Gumaling ang aking cancer, gumaling ang aking leukemia. Gamot at all na tinitake, kundi paniniwala, trust, and faith, pinakamalakas sa lahat. The result ako noon, wala na akong period. Kaya nung magtapat sa akin si tatay, sabi ko sa kanya, sorry, baka hindi kita mabigyan ng anak. Dahil wala akong monthly period. Ang sabi ni tatay niya, as I love you as you are. Kaya napakasal ako sa kanya 3 times hanggang 4 times na wedding anniversary namin. So, never kang nagka-period? No. Only? Only once. Once? Bago mo ako ma-conceive? Pero once na naman ako nagkaroon,
ng period ko. After that, wala na hanggang sa ngayon. Kaya never ako na-experience ko ang menopause. At early age, huminto talaga ang mukha ko. Never mo na-experience yung menopause kasi umpisa pa lang, pause na. Tuku! Wala na. Wala na talaga. Ang na-experience mo lang, men. Taray! So, Nanay, kinwento ko sa mga badidap kung ano yung mga ginawa ko, nagpahilot ako, acupuncture, nag-chiropractor, uminom ako ng mga gantong supplements, Chinare ko sa kanilang lahat kung anong ginawa ko. Pero ikaw, anong ginawa mo? Noong nalaman mo na hindi ka pwedeng magkaanak. Ako? Oo. Mula sa fall, hindi nga ako umasa na magkakababy. Pero noong magsasama na kami ni tatay, walang gabi, walang umaga. Dasal. Maliban sa Panginoon, ipagkaloob mo ang nararapat para sa amin maging magulang at magkampanan namin kung sakasakali ang tukulin namin bilang magulang. So pinag-pray mo na gusto mo maging parent. Nung nalaman mo na nabuntis na kayo, how did you react? Pasasalamat agad sa ating Creator. Pagkakarinig niya sa amin na sa lahat, daing 2 weeks before yung due date. Malapit na ang due date ko. Pero niyaya pa ako ng ninang mo na pumunta ng Washington DC sa White House. That was January, winter time. Kaya ang lakas ng snow. It just so happened na nagkaroon ng car accident. Lahat ng mga kasama ko sa car, nakababa na, pero ako, nasa ilalim ako ng silya. Nabuntis ako, kaya nagtaka yung iba kung paano ako nabuhay. Nabasag na daw yung water bag ko. Kaya pati mga doktor nagsisitakbo. Tapos I saw myself during that time, ang blood ko mula ulo hanggang ko. Sabi ko, Lord, bakit naman po ngayon kung kailan po ako maging mother? Ngayon po nangyari ang accident na ito. Bigla nagulat ang mga doktor, bakit bumalik ang water? Isa ko sa hospital nung bago ka lumabas at normal lang nangyari. Okay, so bali ang nangyari, sila Nanay and her girlfriends were in a car crash during the blizzard storm in Washington D.C. Si Nanay was in the car, second car out of 7 cars na nag-collide, nag-collision yung 7 cars. Yung second car na kung saan siya nakasakay, bumaliktad, umikot, tapos bumaliktad. Lahat nakababa, except si Nanay, dahil naipit na siya sa ilalim ng upuan. Tapos, nabasag na nga daw yung water niya, nagkaroon siya ng OBE, out of body experience, kung saan nakita na niya yung light at the end of the tunnel, kinausap niya si Lord, sabi niya, bakit ngayon pa kung kailan magiging isa na akong ina? So sabi niya, sabi ni Nanay kay Creator, sabi niya, bigyan niyo po ako ng chance para magampanan ako pagiging ina. Na magampanan ko yung pagiging ina. Tapos sabi mo, pwede mo na akong kunin pagkatapos noon. Hindi pa siya kinuha. 8 years later, nabuntis ka ulit. Kasi every year na umuwi kami sa Pilipinas, sabi ko, bakit ganun, Nanay?
Bakit ang dami-dami mong brothers and sisters? Kasi siyam nga sila, si Nanay yung bunso. Tapos ang daming mga pinsan, pamangkin, ganyan. Ako kahit isa wala, sabi ko, I want a brother. Tapos sabi ni Nanay, kung gusto mo, kailangan mo ipagdasal. Kasi hindi naman ako pwede magkaanak. Magdasal tayo. Magdasal tayo. So, nung grade 2 ako, nag-pray ako pag-uwi namin. Sabi ko, Lord, I want a brother and I want him to be named Timothy. Badidap! Tapos, yun yung pinangalan nila Nanay sa kapatid ko, Timothy. Nagulat na lang siya, nagkaroon siya ulit ng regla isa pang beses. Oh. Tama. And then, nung nagkaroon ka ulit, na-conceive na nila si Timmy. Biyaya ng And then, napunta lahat ng talino kay Timmy. Nung sinabi na sa'yo ni Papa Panda na Salamat sa Panginoon. Dinig ang dasal at hiling natin. Kaya ano pa man, salamat, salamat. Kay Nanay ko talaga natutunan yung sabihin na ng lahat na hindi. Sabihin na ng buong mundo na hindi. Pero tayo, we need to believe. Lahat sasabihin na, ano, wala ka pang jowa, chu-chu-chu, para sabi, it will come. Kailangan you believe in your heart, you believe in your soul, na yung para sa'yo, tapos pag sinabi ng doktor, it will take time, it will take a long time, kailangan mo magpa-work up, kailangan you need to believe in your heart, na it will happen when you at the right. Want it at the right time. Kasi maraming nag-message sa akin na, kinakongratulate tayo, na magkakaapo ka na, magkakaanak na ako. Sinasabi na they're praying for the baby. Pero meron din ako mga badidap na gusto malaman ano yung advice mo sa kanila para magbuntis din sila, magkaroon din sila ng pagkakataon maging isang ina. Ano yung pinaka-advice mo? Ang pinaka-advice ko talaga. Tingnan mo sila sa mata. Sa mata na yun. Basta mayroong kang kapartner sa buhay. With the guidance of our Lord. Darating at darating sa inyo yan at the right time. So there you have it. 3 different stories of 3 different women and how we got pregnant. 3 different generations. Pero at the end of the day, when someone tells you that it can't happen, you say, it will happen. In short, there is nothing impossible in the name of our Lord. Oh, in short. Ano pa yung in short? Ano pa pa? Ano be pa? Happy, be thankful. LOL. Oh, may baon kang ganon? Okay, mga badidap, sa lagay na yan. Ayaw pa ni Nanay nung una na sumali sa vlog. Pero kita nyo naman, may pinagmanahan ako na fake. Daldal. Faith. At faith. At kung meron kayong naiisip na pwede naming gawin or gusto nyong makita na gawin namin ni Nanay kasi siya talaga ang ultimate career woman, ultimate housewife, ultimate homemaker, ultimate carpenter, ultimate sex machine. Charing. So ayun, maraming salamat mga badida. Please, like, subscribe, push the bell notifications, and don't forget to comment below kung ano yung mga gusto nyo makita with Nanay and mapanood pa. And if you guys have any suggestions, please also DM me. I read it all. I love you guys. Kita-kita tayo ulit. Thank you so much. Yeah! Kantahin mo ngayon. Kayahin mo ako.
Okay. Or sabihin mo na lang, tuko. Gaya mo yun, tuko. Allah, Allah ko. Kapakalakas ng tuko. Isa pa, isa pa. Tuko.